And welcome back to DRGY. Bago natin pag-uusapan kung saan-saan na nga nakarating si Mark, let's talk about his other hobbies naman muna. So aside from traveling, you are also a free diver. Nako, kakasabi ko lang a few episodes ago na gusto ko rin matry yung free diving pero sa Batangas naman here in the Philippines. Pero ikaw, I want to ask you, how and where did you learn free diving? Saan nagsimula yung interest mo? Yung mga friends ko nag-start mag-free diving parang 2013, mga ganyan. Interesado ako nun. So nag-take ako ng class sa Batangas rin. Nandun naman lahat ng school eh. So yun. Tapos, doon na, nag-start na yung training. Tapos pwedeng non-swimmer, pwede maging free diver din. So for me, parang free diving yung next kung gusto ding itry. Just so I can feel alive again, extra alive pa even more. And yun ating pag-uusapan niya, all about traveling tayo today. And dito nga sa BRGY, we love playing games also. So, meron tayo ulit isa pang activity para sa iyo. So, we're going to play a very, very simple lang naman na quiz bee. So, magbibigay ako ng clue about a specific country. And you just have to answer the right country it describes. So, game ba tayo, G? Alright, game na game tayo. So, ito yung first clue sa first country natin. This country is famous for its romantic tropical beaches, its over 150 volcanoes, and historical temples. Ayan, Bali. Bali, Indonesia. Bali? Yes, tama-tama. Sorry, Indonesia. Yan, sobrang lapit lang din sa Singapore once again. Pero eto nga, you visited Indonesia nga daw, and you do not just explore the culture and the places, kasi you also tried free diving sa Bali pa mismo. So, kamusta na may experience sa yung dagat sa Bali versus sa dagat dito sa Pinas? Para sa akin, mas maganda yung dagat ng Pilipinas. So, maganda talaga yung dagat ng Pinas. Kaya lang, foreigners yung nakaka-enjoy nun. Pero sana ma-enjoy din ng mga Pilipino kung anong meron tayo. Pero I wanna ask kasi, nag-Bali ka ba, for example, yung trip mo na yun? Nag-Bali ka ba for free diving or nag-Bali ka for other reasons? Tapos nagkataon lang din na may free diving din? Free diving festival siya. Tapos, nag-side trip na lang kami sa ibang, land tour. Yun. Siyempre, for the Pinoys watching us right now, naku-curious sigurado, ano nga ba yung best spots here in the Philippines para mag-free dive? Kasi we kept on mentioning Batangas. So baka may ibang locations pa na mare-recommend mo. Panglao, Bohol. Sobrang clear ng water. Yung visibility, sobrang amazing. Daming may ma-o-offer nilang sardines, ganyan. Pero yun yung first word natin. Now naman, let's move to our next item natin. So this country naman is famous for its mountains, clocks, and its food, especially cheese and chocolate. Switzerland. Sana all. Kailangan ng Switzerland. Last year. Ba to sa mga dream destinations mo? If meron kang top 3, for example, na destinations, ano yung mga yun? Switzerland talaga. Parang, sinasabi nga nila na parang kapag mag-Europe trip ka, ihuli mo yung Switzerland. Kasi pag pumasok ka ng Switzerland, baka hindi mo na ma-appreciate yung ibang lugar. Matagal mo bang matagal mo na pinaplano yung Switzerland mo? Or parang, biglaan lang din for you? Nagkaayaan, tapos, ayun, nag-file ng leave, nag-apply ng visa. Pero ito, we did 2 countries already. Check naman natin yung third one natin. So, it is the second smallest continent in the world. Europe, yes. Yan, Europe naman natin pag-uusapan for today. And you also kasi went to, yung Europe trip mo, no? So, aside from Switzerland, ano pa yung mga countries na pinuntahan mo na feeling mo gusto mo rin talagang balikan sa Europe naman? Italy, Spain. Spain. Ano ba yung sikat sa Italy or sa Spain when it comes to tourist attractions or food? Yung tumatak talaga sa kanto. Sobrang mas mura siya. Kumbaga, reasonable na yung price niya. Alam mo yun, parang 5 euros parang makapag-enjoy ka na ng masarap na wine. As in, masarap talaga yung wine. Oh, wow.
Tapos, yung pizza nila, nakakatuwa. Kasi parang, sa ating mga Pinoy, parang, pag kumain tayo ng pizza, parang, share tayo sa isang, ano, sa isang serving. Sa kanila, per person. Italy is also one of the dream destinations nga ng nakararami sa ating mga Pinoy also. Pero, now, no, siyempre, I want to ask you, how do you make the most? Kasi parang na from all the kwento na share mo na dito, no, parang na-realize ko, sobrang free na tao ka. Parang on a weekend, gusto mo lumalabas, you like traveling, doing other different activities also. How do you make the most of the freedom you get from these adventures? Isang beses ka lang, magubuhay sa mundo, parang make the best out of it na. I mean, pero wag mo naman pabayaan yung future mo. So mag-save ka rin. I mean, kung may pang-invest, mag-invest. Siguro, again, it's all about tamang budgeting din all at the same time. For sure, kailangan natin sundin muna yung needs natin, some of our wants, help out our family. Pero sana magtabi rin tayo for ourselves and leisure talagang travel also. Kasi ito yung mga moments na nakifeel mong buhay na buhay ka eh. Yung ramdam na ramdam tao ka rin as well. So ito, quick advice naman. I go, see. Parang, alam mo yun, pag nasa isang lugar ka or nasa, halimbawa, for me, nung nasa, ano ako, nasa Switzerland, parang, ang sarap lang maging grateful na, alam mo yun, na-experience mo yung ganong klaseng experience na parang, kaya pala talaga. For me, ah, nung pag nagtatravel ako, mas sinisipag ako pag-uwi. Parang okay, work po tayo para naman may, ano, may pang-travel tayo ulit for the next destination pa. Pero I wanna ask you kasi nga, avid traveler ka, may advice ka ba to Filipinos who also wants to travel but they think na sobrang hassle yung ano, pagpe-prepare for traveling? Marami rin kasi na nade-deny kasi I mean, parang nakawala ng tiwala yung officer na paalisin sila, lalo na kung mag-isa magka-travel. So parang, para sa akin, alam mo yun, manindigan lang sa rason kung bakit sila magka-travel. I mean, kung bakit sila aalis or magka-travel nga. So, alam mo yun, parang karapatan yun eh ng Pinoy na alam mo yun, makita yung mundo or makapag-travel bukod sa Pinas. So yun. So kung ako sa kanila, parang manindigan na karapatan talaga ng Pinoy na, alam mo yun, na gusto kong mag-travel. I mean, kung may sapat na funds naman na pang-travel, I mean, na-prepare naman yung requirements. Tapos, alam mo yun, wala namang record na hindi na bumalik sa recent na travel. So, alam mo yun, parang magiging easy naman yun yung process. Pero grabe, ang dami natin pag-usapan for today when it comes to traveling, enjoying life, being so free, and feel more youthful din, kumbaga. So, thank you so much for sharing your story. Hopefully, yung mga OFWs natin or yung mga Pinoys natin watching us all over the world is mas ganahan pa ngayon mag-travel because of you. And saan ka ba nila pwede mapanood or social media accounts if you have any? Meron ako sa Instagram, Mark Ibarra. Baka meron ka pang mga gusto batiin yung mga friends mo dyan sa Singapore para makanood sila sa TFC. Bye sa mga friends ko! Thank you so much, Mark, once again for being here right now and sa lahat ng mga stories na shinare mo. Hopefully, makavisit ka ulit here in the Philippines para makapag-share ka pa ng mga other destinations na hindi pa namin nabivisit at mas malaman pa namin. So, BFam, traveling is not the only way to have fun and enjoy unique experiences. Later on naman, let's play simple games with our GP Noise abroad after this quick break. Maligaya ka sa feeling niya. Ang daya mo. Ang daya-daya mo, ang daya mo. Ang daya-daya mo, ang daya mo. Whoa, ang daya mo.
ang daya mo. Ang daya, daya mo. Ang daya mo. Ang daya, daya mo. Ang daya.